At dumako naman tayo sa istorya ng buhay at sakripisyo ni Van Gustilo para sa paglilingkod sa Panginoon sa kwento ng pag-asa. Isang mapagpalang panonood muli sa inyong mga kakwentuhan. Tayo pinagpala sapagkat matutunghayan naman natin ngayon ang kwentong punong-puno ng inspirasyon at pag-asa. May pagkakataon ba sa inyong buhay na nalilito kayo kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa inyo? Lalo na kung kailangan mong isang bagay, ngunit iba ang sinasabi ng Panginoon na dapat mong gawin. Marahil sa umpisa, makakaramdam ka ng disappointment at pagkalungkot. At yan nga ang naramdaman ng taong nasa istoryang ating maririnig ngayon. Ating tingnan ang kabutihan ng Panginoon sa testimonya na ibinahagi sa atin ni Vanessa Gustilo, or kilala rin bilang Van, ng Adventist World Radio Ministry. Si Van ay nagtatrabaho noon sa bilang isang call center agent. Ang kanyang ina ay pumanaw na kung kaya't siya ang naging inaasahan sa kanyang pamilya. Kailangan na kailangan niya ng trabahong ito sapagkat ito ang nagpupuno sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa pinansyal. Siya ay aktibong kabataan ng Area 6 Youth Federation sa Central Luzon Conference. Aktibo din siya sa pag-attend ng Bible study tuwing Linggo, na ang pangalan ng grupo ay Broken and Restored Bible Study Group, kung saan isa siya sa nagpasimula nito. Dahil sa schedule sa pagtatrabaho sa call center ng mahigit 2 taon, pakiramdam niya ay hindi naluluwalhati ang Panginoon sa trabahong ito. Kaya naisip niya na mag-resign na lang. Ngunit iniisip din niya na kailangan niya ang trabahong ito. Sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia, nakumbinse si Van na mag-resign na lang sa kanyang trabaho noong April 2019. Sa loob ng 2 buwan, ay wala siyang income. Ngunit namamangha siya kung paanong ipinrovide siya ng Panginoon ng kanilang pangangailangan. At sa kabutihan nga ng Diyos, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at nag-provide ito ng trabaho para sa kanya. But this time, ang trabahong ito ay para sa gawain ng Panginoon. Noong June 2019, ay natanggap si Van na maging volunteer sa Adventist World Radio. Hindi man kalakihan ang sahod kumpara sa nauna niyang trabaho, dito naman ay masayang masaya siya sapagkat nakita niya na ito ay kalooban ng Panginoon para sa kanya. May mga pagkakataon na nadidisappoint siya at nakakaramdam ng mababang tingin sa sarili. Ngunit, lagi siyang nakakapit sa pangako ng Panginoon. At isa nga ang verse na kanyang pinanghahawakan ay ang Romans 8:28 na nagsasabi, "All things work together for good for those who love God." Tunay nga na kapag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Marahil sa umpisa ay hindi pa natin maiintindihan at magdadalawang isip tayo. Ngunit kapag tayo ay sumunod, makikita natin ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Si Van Gustilo ay masaya na ngayon sa kanyang ginagawa. Ang trabahong ito ay tunay na pagpapala sa kanya, sapagkat ang hangarin ng AWR ay ipalaganap ang salita ng Diyos, hindi lamang sa radyo, kundi sa social media, at mag-alay ng panalangin sa mga taong may malungkot na pinagdadaanan. Marahil ay may mga pagkakataon sa ating buhay na nagtatanong tayo kung kalooban ba ng Panginoon ang mga nangyayari sa atin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at panalangin, magiging malinaw ito sa atin. Mga kakwentuhan, kami ay nananabik na marinig rin ang inyong kwento.
na magsisilbing kalakasan sa ating mga kapatid. Kung kaya't kami ay bukas palad na tanggapin ang inyong kwento at umaasa na marinig yan dito sa Kwento ng Pag-asa. If the Holy Spirit convicts you to share your testimony, you can start to send it to info@hopechannel.ph o di kaya naman ay bisitahin ang Facebook page ng Kwento ng Pag-asa sa www.facebook.com/kwentonangpagasa at i-message ang inyong kwento. Ako po si VG Cueto, ang inyong kakwentuhan dito sa Kwento ng Pag-asa.